Nakasanayan na ni na Josh ang mamasyal sa Baguio tuwing sasapit ang Disyembre dahil sa malamig na klima. Pagkatapos nitong mamasyal sa lungsod, balak naman niyang mamasyal sa La Union. Pero nagulat ito sa dami ng mga pasahero. Ang dami na ng tao since wala na yung pandemic, so open na talaga siya to all. So, kaka-pila lang namin, pero ayun lang, nashock kami sa haba ng pila. So ayun, parang plan ahead na lang din na mag-book ng, ano, ng other Baguio trips, trips para ano, hindi rin ma-stuck sa pila sa pagganan ng bus. Si Jenilyn naman na uuwi ng Ilocos, umaasa pa rin makakasakay kahit dagsaan na ang mga pasahero. Aling araw, alauna, kasi magbabayad lang kami ng bill ng mga dun sa bahay na tinitira ng mga bata. Kaya pabalik din kami. Ayon sa mga kumpanya ng bus, nagsimulang dumoble ang dami ng mga pasahero mula pa noong Lunes. After lunch siguro, marami na naman yun. Pero pag sa umaga, wala naman. Ganito ma'am, yung maraming pasahero rin. Pwede siguro sila. Hanggat may pasahero, may BBI na bus namin. Pero kasabay ng dagsa ng mga pasahero ay ang pagdating na rin ng kanilang hinihiling na special permit sa mga dagdag na bus na bibiyahe ngayong Pasko hanggang bagong taon. Dagsa na rin ang mga pasaherong bibiyaheng Tarlac at Pangasinan. May special permit na po kami ginagamit. Bale na pabigay doon sa amin, marami ho kaming bus. Dito lang, lima lang. Marami kami sa baba. Pero yung bus naman namin, okay naman po, marami kami nakandang bus. 120 units. Nadagdagan na namin. Inaasahang dadami pa ang mga pasahero ngayong Biyernes hanggang Linggo. Ramdam na rin ang pagbigat ng trapiko sa dagsa ng mga turistang magpapasko sa lungsod. Nauna na ang tiniyak ng Baguio City Police Office ang full alert status nito para sa pagbibigay seguridad sa publiko at sa pagmamando ng trapiko. Nagsasagawa naman ng inspeksyon ng Land Transportation Office sa mga bus para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.